Good day mga katambay. Welcome to Anahawan Southern Leyte. Anahawan Southern Leyte or Anahawan Southern Leyte. Okay, nandito pa rin po tayo sa Leyte. Yeah, siguro ko itong lugar nito dati ay maraming anahaw. Sa Samar kasi merong tinatawag na anahaw. Isa itong uri ng parang palm tree. Ganun, malalapad to, ginagamit to sa bubong ng mga bahay. Siguro ko dito yun nakinuha yung pangalan ng lugar nito. Anahawan, meaning maraming anahaw sa lugar nito. Ito yun. Wow, ang ganda ng lugar. Okay, time check, it's already 2 o'clock in the afternoon. Past 2 o'clock in the afternoon. Malaki palang lugar nito. Kung mapansin po ninyo, kulang pa ng tao sa labas kasi nandito po ko sa highway. Mamaya papasok po tayo sa loob, tingnan natin kung ano-ano yung mga nandoon. Malaki pala ng lugar na ito. At yun nga, no? Ang video pong ito ay para sa mga taga rito o sa mga nagbabalak na pumunta rito balang araw. At mas lalo ang video ito ay para doon sa mga taga rito na nasa malayong lugar. Marahil ay nasa abroad, malayo na sa Manila, sa ibang lugar na hindi na nakabalik sa lugar na ito. Para ipakita ko sa inyo kung kumusta na o ano na ang lugar na ito sa ngayon. So samahan niyo po ako, ikutin natin at itour natin ang lugar na ito. Yung limitation ko lang marahil dito ay tulad nito, no? Hindi ko po kabisadong lugar nito. Posible akong maligaw. Ang importante, maikutan po natin. Makita natin kung ano-anong ang mga nandyan. Yung mga structure mismo. Katulad ng simbahan, pamahalaan, yung business center, at kung ano-ano pa. No? Katulad ngayon, naligaw na ko eh. Balikan natin yung kanto kanina na nakita ko na malapad. Pagka nandun yung napuntang simbahan, may nakita kong malaking building dun. Ito yun. Yan, ang ganda ng lugar na ito. Ano ito? Ah, ito yung City Hall. Ganda yung lugar. Ayun, sa unahan yung simbahan. Ito yung gymnasium nila. Magkatabi-tabi lang, oh. Parang ano sila? Parang produkto nga ng reduction system na ginagawa dati ng mga Espanyol. Ang ibig sabihin, ng sentro ay ang simbahan. Sa harap nito, o sa likod nito, o katabi nito ay pamahalaan. Nandun ang paralan, nandun yung police station, nandun yung fire station. Makasama-sama po sila. So, ikutin po natin ito. Hindi ko po kabisado ang lugar nito. First time ko lang talaga makapunta rito. Ako may namangha na ganda pala ng lugar. Sa ganda ng lugar nito. Ayun, oh, sa baba, oh, may tennis court. Akala ko yung tennis court ay very rare lang dito sa Samar, eh. Doon sa amin, yung tennis court doon ay dalawa lang, tatlo. Samantala rito, sa bandang Southern Leyte, halos lahat ng munisipyo ay merong tennis court. So, marahil maraming magaling na malalaro dito. But anyway, balik po tayo. No? Hindi po ako taga rito. Gusto ko lang po suyurin ito, itong lugar nito, para makita po ninyo kung ano na yung lugar na yun. Hindi ko maisip na may ganito palang lugar dito sapagkat during my entire life na nag-aral ako, mayroon akong nadalaw, kung ano, niminsan hindi po nabanggit ang lugar na ito, itong munisipyo ng Anahawan. Basta kilala ko lang sa lugar nito yung St. Bernard dahil sa tragedy na nangyari noon. Maliban doon ay wala na.
dito, ang ganda, ang linis ng lugar. Walang tao. Ayun, may tao pala. Walang, siyempre, sino ba nang maglalakad ngayon? Alas dos na ng hapon na pagkainit-init ngayon. Evacuation center. Okay, evacuation center. This without evacuation site. Ngayon, kapansin-pansin din pala na bawat munisipyo ay meron ng evacuation center. Maganda yan, no? Sapagkat ang mamamayan ay kung sakaling merong kalamidad na darating, meron silang mapuntahan kung saan sila safety. Highway na pala ito. Balik ulit tayo sa main road. Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Meron din akong nakitang na daanan kaninang iskinita. Pasukin po natin yun. Tingnan natin kung anong mga nandoon. Napakatahimik ng lugar. Ayun, napakatahimik. Walang tao, walang aso, walang ingay. Ako lang yata ang may ingay. Yun, dito. Tingnan natin. Kaganda ng bahay, Gagara. Pa-shoutout naman mga taga rito, paki-comment na lang kung nadaanan ko pong bahay ninyo. At syempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at puntang Pantalan yata ito. Oh, dagat oh. Dagat. Ibig sabihin, kung napansin po ninyo, mula pa kanina, nandito po tayo sa gilid ng dagat. Opo, nakaharap po tayo sa eastern part ng Pasipiko. Doon tayo sa kabila dadaan. Hanapin natin kung anong meron doon. Ito, hindi ko ito nadaanan kanina. Ayan. Ayos. Oh. Yung mga sirang building ito, sirang building. Yan pa eh, ito siguro ay remnants pa rin ng nagkaraang bagyong Odet. Posible. Sayang, may ano doon, oh. Mayroon din daan doon. Hindi ko na napuntahan. Tahimik, walang katao-tao. Sarap mamuhay dito, oh. Ayun, oh. Tita niya sa gilid. Sa bandang kanan. Nasa gilid po tayo ng dagat. Napakalawak pala ng munisipyo ito. But anyway, samahan niyo po ako at itutur ko kayo. Ito na, pagpatuloy natin. Let's go!